Sa magiging laban nga po ng Yokohama B Corsair kontra sa kupunan ng Ibaraki Robots ay sisiguruduhin ni Coach Aoki Taketo na gagamitin niya ng maayos si Kai Soto at hindi ibabangko kahit magkaroon ng isang foul. And bago tayo magpatuloy mga kaibigan, please huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and pa-hit ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, muli nating makikita ang ating pambato na si Kai Soto, yung kanyang high performance. Sa magiging laban nga ng Yokohama kontra si Ibaraki Robots, bukas na po yan alas 6 ng hapon. Ngayon, ang naging problema ng Yokohama, especially itong si Coach Taketo, hindi siya nagtitake ng risk na maibabad si Kai Soto kahit meron ng isa o dalawang foul. Ang nangyayari po kasi, once na nagkaroon na nag-commit ng isang foul si Kai Soto, labas po agad mga kaibigan. No? So, sayang yung minuto na hindi nakapaglaro si Kai. Doon na intindihan natin yung point ni Coach Taketo na para hindi ma-foul out si Kai at magamit naman sa second half, sa third and so forth quarter ng game. Pero hindi niya nakita na once na walang Kai Soto sa loob, humihina ang depensa ng Yokohama B Corsair, which is yun yung naglilid para makaabante yung score ng kalaban, at kapag ka umabante, nahihirapin ang habulin pagdating naman sa second half ng game. Kung titignan nyo din pong mabuti, kailangan nang baguhin ni Coach Aoki Taketo yung sistema or yung tandem nga po ni Kai Soto at Miyuki Kawamura na laging nababasa ng kalaban. Very obvious kasi na kapag ka na kay Yuki yung bola, si Kai Soto papasok sa ilalim at makikita nyo ipapasa yung bola. Si Kai Soto ngayon madalas dino-double team na ng kalaban. Pero kung hindi magpapahalata yung sistema ni Yuki at ni Kai Soto, for sure ay talagang aandar, no? At aakagat pa rin, magiging effective pa rin yung Yuki and Kai Soto tandem sa loob. Mga kaibigan, na nasot na meron na lang silang 10 games at dapat maging consistent ang kanilang pagkapanalo para makapasok pa sila sa playoffs ngayong season, no? 8 teams naman ang kinakailangan dito sa playoffs at may pag-asa pa naman ang Yokohama B Corsair. Pero dapat baguhin na ng Yokohama yung sistema nila dahil kung maninitili pa rin yung sistema. So naging laban nila kontra nga po dito sa huling game nila, no, ay makikita natin na ganun din ang mangyayari, paulit-ulit na lamang kung hindi babaguhin ni coach ang kanyang sistema. Marami din mga Filipino fans na nagsasabi na kulang sa diskarte itong si Coach Taketo. Kasi once si Kai Soto nagkaroon ng isa, dalawang foul, labas agad at napaka limit na lang ng kanyang oras. So, huling lang ilaban nga ng Yokohama, so far maganda yung performance kahit papaano. Limited time lamang siya mga kaibigan, pero meron siyang 10 points, 1 rebounds. Yun nga lang, meron siyang 3 foul. Kaya asahan natin na mas gagalingan pa ni Kai Soto at kailangan niya magkayot kalabaw talaga, no? Dahil kung titignan nyo, okay naman so far ang performance si Kai, mas nai-improve naman, nagiging consistent naman. Yun lang, hindi lang umiinit kasi nga madalas na ibabangko dahil sa kanyang foul trouble. Mga kaibigan, patuloy ko kayong i-update and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po sa